Love often revolves around romance and flowers in movies, but in real life, it doesn't end there. Relationships take time to bloom, and it always takes a tango. Wondering which stage you and your partner in? Here are the 5 stages of a relationship. 1 is the euphoria. Nagkagusto na ba kayo sa isang tao yung sobrang-sobra, pero sa katagalan or habang tumatagal ang inyong relasyon ay medyo naiinis ka? Dito sa stage na to ay laging excitement at memorable. Ayon kay Lucy Brown, a clinical professor in neurology, in-study niya yung brain activity sa mga taong in love. So dito niya na-discovery sa stage na to, when we fall in love with someone, we tend to forgive their faults easily. So ito yung tinatawag na suspension of judgment, where our brains overlook people's flaws. Just to think your partner na ay isang perfect, your judgment will get better over time, testing your true compatibility. So yung pangalawang stage naman is yung wake-up call. This is when things get a little feisty reality. Dito mo makikita ang totoong attitude o kung ano o sino ba talaga ang iyong partner. So yung mga magkarelasyon na maagang nag-asawa at naghiwalay, di sila pumapasa sa stage na to. This is where your difference tear you more apart instead of bringing you two closer together. Habang ang isa sa inyo ay gusto ng space, and the other might want to do the chasing. Ang pangatlong stage ay yung tinatawag na the big test. Ang big test, ito yung stage na kailangan gawin ng mga mag-couple. Either make it or break it, depende kung paano nila isolve ang kanilang problema. In order for the relationship to grow and prosper, they must reach compromise and learn to communicate effectively. Ito yung nakakatulong rin na gawin ang mga bagay na magkasama. Ayon kay Dr. Aaron, na ang partners na nag-share ng mga bagong experiences ay may experience ang satisfaction sa isang relasyon kaysa doon sa nag-share lang ng good and familiar experiences. The 4th stage of a relationship ay stability. Congrats! Once na andito kayo sa stage na ito, ay ibig sabihin na you and your partner know how to work through your differences. Both of you win, and it's refreshing. You no longer try to control or to change one another, but tanggap niyo ang isa't isa despite of your differences. Your boundaries are respected, and kayong dalawa ay komportable. At yun naman ang talagang halaga. So yung panglimang stage natin is ito yung tinatawag na commitment. So dito sa stage na to, you will recognize that you don't need your partner, but rather, you're choosing to be with them. This is a health conclusion to reach, and dapat maging proud ka na nakaabot ka sa stage na to. Ayon kay Dr. Stephen Stachny, hinahighlight niya ang importansya ng commitment and privacy coexist. People who value privacy, such as introverts, may view connection as a threat to their quiet alone time. Para ma-maintain ang pagiging balanse nito, ay dapat makipag-usap ka sa iyong partner if how many people are allowed in your households and ways to regulate your closeness. Although these stages are labeled in a linear fashion, di ibig sabihin nito na ikaw at ang partner mo will experience them the same. Some couples may revisit stages for more growth. I wish you guys the best of luck. Which stage are you and your partner in? Ano yung mga challenges na pinagdaanan nyo magkasama? Kayo bang dalawa ay nag-uusap pag nagkakaproblema? Please share your thoughts by just clicking our comments down below. And thank you so much, guys!